Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin, upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlang ang kamti ng iyong paggiliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga skriba, "Napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-uusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon." Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kaniyang kanan.
Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Pinakpa nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lunsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagpatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw, Poon, aking pinananaligan. Magbubuni ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa hadhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Nagbibigay kasiyahan, pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na buong mahal. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo,
wika nila, "Bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy pa rin po tayong nagninilay ngayong ikatlong linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Mga kapatid, isang bagay po ang hindi natin matatanggi patungkol sa Diyos. At ano po ang bagay na iyon? Ang Diyos ay tunay na mabuti at sa Kanyang kabutihan, Siya ay tunay na mapagbigay. Uulitin ko po, ang Diyos ay tunay na mabuti at sa Kanyang kabutihan, tunay Siyang mapagbigay. Kung babalikan po natin ang kwento ng mga Israelita, mula sa kanilang pagiging alipin sa Ehipto, tandaan natin ang mga Israelita ay naglakbay ng napakahabang taon papunta sa lupang pangako. At sa kanilang paglalakbay ng napakahabang taon, ano ang kanilang hinihiling sa Panginoon? May mga pagkakataon na sila ay nagrereklamo sa Diyos. May mga pagkakataon na sila ay may pagdududa sa Diyos. May mga pagkakataon na sinasabi nila na sila ay nagugutom. At dahil ang Diyos ay mabuti, sa kabila ng kanilang pagkakaroon ng walang utang na loob sa Diyos, ano ang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos? Mana, tinapay mula sa langit. At yun marahil ang binabalikan ng mga Hudyo, ng mga tao sa paligid ng Panginoon ng mga oras na ito. Sinasabi nila na ang Diyos nila ay nagkaloob sa kanila ng mana. Ibig sabihin, mga kapatid, sa kabila ng kanilang pagkakaroon minsan ng walang utang na loob sa Diyos, ang Diyos ay mananatiling mabuti. Ang Diyos ay mananatiling mabuti dahil Siya ay tunay na mapagbigay. Pero mga kapatid, sa mga oras na ito, hindi lamang mana ang ipinagkaloob ng Diyos. Bagkos ang ipinagkaloob ng Diyos ay walang iba kundi ang Kanyang nag-iisang anak. Hindi lamang isang tinapay, bagkos ang ipinagkaloob ng Diyos ay buhay ng Kanyang anak. At ang buhay ng Kanyang anak ay nagsilbing tinapay ng buhay na magsisilbing kalakasan ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, ganun ba ang tingin natin kay Jesus? Ating kalakasan. Ganun ba ang tingin natin sa mahal na pong Jesus sa Sareno kapag tinatanggap natin siya sa banal na Eukaristiya? Kung tutuusin naman, mga kapatid, wala naman talagang mabubusog sa isang pirasong tinapay. Pero bakit kapag tinatanggap natin ang isang pirasong tinapay na ito, nandoon yung kabusugan ng ating pang-spiritual na kailangan? Nandoon yung kabusugan ng ating mga puso? Dahil tandaan natin, ang tinapay ng buhay na ito na si Jesus ay nagmula sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Naalala ko pa ho nung pandemya, nung simula po ng pandemic, no? Di ba ho, bawal ang pagsisimba, sarado ang mga simbahan. At akala ko nung una, ang mga Katoliko makukontento na lamang sa online. Pero nung nagbukas muli ang mga simbahan, pagkatapos ng unang misa, ang daming lumapit. At ang paglapit sa akin, nandoon yung kanilang pagpapasalamat. At ano yung pinagpapasalamat nila? "Father, salamat.
dahil nakatanggap kami ng komunyon. Father, salamat dahil natanggap namin si Jesus. At sabi ko, tunay nga na kulang ang buhay kung hindi matatanggap si Jesus. Kulang ang buhay kung hindi matatanggap ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya kapag tayo ay dumadalo ng misa sa pagtanggap natin sa katawan ni Kristo, ito ay pagpapaalala sa atin na sa kabila ng ating hindi karapat-dapat, ang Diyos ay mabuti at sa pagiging mabuti ng Diyos, patuloy niyang ipinagkakaloob ang kanyang buong sarili sa pamamagitan ng tinapay. Kaya mga kapatid, sana po sa mga oras na ito, kapag tayo ay dumadalo ng Eukaristiya o ng Misa, wag lang sana natin makita ito na isang pagtitipon. Wag lang sana natin makita ito na isang obligasyon na dapat nating gampanin bilang mga Kristiyano at Katoliko. Pagkos makita natin at maunawaan na ang tatanggapin natin ay ang tinapay ng buhay, ang tatanggapin natin si Jesus, ang tatanggapin natin ay si Kristo, at ang tinatanggap natin nagmumula sa kabutihan ng Diyos. At ang kabutihan ng Diyos ay nagkakaloob sa atin ng kanyang buong sarili. Nawa ang Eukaristiyang ito, ang tinapay ng buhay, si Kristo ang ating maging lakas sa ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong langit. Ang ating panalangin, Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Atin nawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya ay isang palagiang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaong palad. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalakas ng Eukaristiya sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at takayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na nilob mong aming ikatuwa ngayon, ay pagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Katawan ni Kristo, aming tinatanggap, nagbibigay buhay kaligtasan,
ganap, dakilang kaloob na sa amin bigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristo sa krus ay umagos mula sa sugat niya't tagilirang inulos, dugong ng hugas sa salang nagawa ng taong nagdilos sa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.